ang aklat ni Abdias. Ito ang pinakamaiksing aklat sa Lumang Tipan, sapagkat mayroon lamang itong 21 talaan. Ang libro ay naglalaman ng dalawang parte, ang banal na tula at ang paghatol laban sa Edom. Ang syudad ay kalapitbayan ng Juda, Israel at Moab. Teka, babalikan muna natin ang pambihirang lahi ng Edom. Kung saan talaga sila nagmula? Sila ay nagmula rin sa lahi ni Abraham at Sarah, na mga magulang ni Isaac na nakapangasawa kay Rebecca, na siyang mga magulang ng kambal na Jacob at Esau. Ang libro ni Genesis ay nagsiwalat sa atin ng matinding agawa ng magkapatid. Sila ang pinagmula ng lahing Israel at Edom. Kung saan nauulit lamang ang pangyayari ng nakaraan ng kanilang ninuno, na natili ang malaking hidwaan ng grupo. Sa kabila nito ay lumaganap pa rin ang kanilang pangkat hanggang sa salakay na nga ng Babylonia ang Jerusalem. At ang trahedyang ito ay sinamantala ng taga-Edom. Inusig, inabuso, at pinagpapatay sila. In other prophetic book, God holds Israel's neighbor accountable for this kind of violence. So here, Obadiah does the same for Edom. Ang libro ay hinati sa dalawang parte. Ang una ay tumatalakay sa akusasyon laban sa Edom dahil sa kanilang pagmamataas at pagpupuri sa sarili. Naniniwala rin sila na sila na ang mataas at sila na ang namumuno. Labis ang tiwala ng Edom sa kanyang sarili, kaya't bumaba sila upang pagsamantalahan ng gusto ang mga taga-Israelita. Kung kaya't nangusap ang Diyos kay Obadiah, napababagsakin niya ang Edom mula sa taas. Kung ano ang iyong ginawa sa Israel, ay siya rin gagawin sa iyo. Mababasa natin sa versikulo 15 na nagsabi, ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na laban sa lahat ng bansa. Makikita natin na hindi lang pala Edom ang nasasangkot dito, kundi lahat ng bansa. Sa mga following verses ay inihayag ni Obadiah na lahat ng bansang mapagmataas ay haharap at lilitisin ng Diyos sa parehong araw. Pababagsakin sila mula sa kataas-taasan ng kanilang pagyayabang. Ang kombinasyon ng dalawang section ay tungkol sa Edom at sa buong bansa. Nakita ni Obadiah ang pagbagsak ng Edom, gayon din ang araw ng buong bansa. Bumagsak ang Edom mula sa taas, na siya ring imahe ng pagbagsak ng buong bansa. Dahil dito, sa kanilang labis na pagmamataas, sila ay pababagsakin ng Diyos. Sa Hebreo, ang salitang Edom ay Adam, na sa English word ay humanity, na ang ibig sabihin ay katangian o kalidad ng mga tao. Ang Edom ay bumangon at tumaas, ngunit nagbigay ang Diyos ng hatol kaya't bumagsak rin na kasama ang lahat ng mga bansa. Ngunit ang mga propeta ay naghayag na ang araw ng paglitis ng Diyos ay hindi rito natatapos. Kung matatandaan natin ang libro ni Joel at Amos, inihayag ni Joel kung anong mangyayari pagkatapos ng araw ng Panginoon. Aniya, ililigtas niya ang Jerusalem at sino mang tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas. Gayun din sa pagpanapos ng libro ni Amos. Aniya, ibabangon ko ang tabernakulo ni David na nabuwal, maging ang Edom ay sa ilalim sa Jerusalem at kasama ang lahat ng bansa ay tatawagin ang aking ngalan. Isinulat ang libro ni Obadiah pagkatapos maisulat ang libro ni Joel at Amos para palawigin ang mga pangakong ito at pag-asang ito sa Jerusalem. Magniningning ang buong Jerusalem dahil sa kaluwalhatian ng Diyos, na siyang nagtayo muli ng bagong Jerusalem ng higit pa sa lahat ng bansa. Kasama na rito ang lahat ng bansa, kung saan makikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Sasambahin siya ng lahat ng mga tao, at luluwalhatiin siya ng buong bansa. Ang mga tao sa Edom ay inihahalimbawa dahil sa kanilang pagkamayabang, at kung ano talaga ang kanilang katangian at ang kanilang pag-uugali, at kung ano rin ang kahahantungan ng tao pagdating ng kaulihang araw, at kung paanong maghahari ang Diyos sa lahat ng panig ng mundo. Ito ang kwento ng buong libro ni Obadiah.